JJ Rava nanganganib ngayong makulong ng hanggang 20 years sa formal na nagtungo ngayong araw, October 17, 2023, ang grupo ng kapisanan ng social media broadcasters sa Pilipinas sa Pasay City Prosecutor's Office para sampahan ng kaso ang Viva Max Bold star na si AJ Raval at iba pa. Narito ang buong detalye, panoorin na. Itong nakarang linggo, nauna nang sinampahan ng grupo ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas ang Viva Max Bold star na si Angeli Kang ng kasong violation of Article 201 of the Revised Penal Code in relation to Cybercrime Prevention Law of 2012. Ngayong araw, muling nagtungo ang grupo ng kapistanan ng social media broadcasters ng Pilipinas sa Pasay City Prosecutor's Office para kasuhan ang iba pang mga Viva Max Bold stars na sina AJ Raval, Ayana Misola at Asi Acosta sa paglabag sa Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime prevention law. Ayon sa grupo, kaya daw nila kinasuhan ang mga Viva Max Bold stars na ito ay hindi daw dahil sa mga ipinapakita nila sa Viva Max website, kundi ipinose pa daw kasi ng mga ito ang mga masiselan at malalaswang content nila sa kani-kanilang verified personal social media accounts tulad ng Facebook, kung saan marami mga tao, kabilang na ang mga kabataan, ang mga nakakita rito. Ibinahagi pa sa publiko ng grupo na kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas ang mga kopya ng complaint affidavits laban kina AJ Raval, Ayana Misola at Asi Acosta na ifinile ng grupo sa Pasay City Prosecutor's Office na yung araw, October 17, 2023. Bababasa nga sa mga kopya ng complaint affidavits na ito na ang papistana ng social media broadcasters ng Pilipinas represented by Bernie G. Miyake ang tumatayong complainant. Makikita nga sa isang kopya ng complaint affidavit na nakalagay dito ang pangalan ng Viva Max Bold star na si Ayana Misola at ang kasong kinahaharap itong violation of Article 201 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 o ang tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa isang kopya naman ng complaint affidavit, nakalagay naman dito ang pangalan ni Asi Acosta at parehong kaso rin ang kinahaharap nito. Sa isa pang kopya ng complaint affidavit, para naman ito sa controversial na si AJ Raval o kilala rin sa tunay nitong pangalan na Elizabeth Buenfuseso. Nakasaad din dito ang kaparehong kasong kinahaharap nito na paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Mahaharap ang mga Viva Max Bold star na sina AJ Raval, Ayana Misola, Asi Acosta at Angeli Kang sa hanggang 20 years na pagkakakulong at multang hindi daw bababa sa 200,000 pesos kapag napatunayan guilty sa korte. Sa naging panayam kay Attorney Mark Tolentino sa SMNI News, legal counsel ng grupo, inilahad nito na pinag-aralan daw nilang mabuti ang mga batas sa Pilipinas. Hindi lang daw sila file lang ng file ng kaso. Inaaral daw nila itong mabuti. Ginagawa ng kapisanan, hindi lang naman ito file ng file. Bago final yung mga kaso, we do research. We do research about the law of the Philippines, about the Philippine jurisprudence, and ano yung dapat na i-file. Kasi hindi pa nga enough ang batas natin sa Pilipinas about mga cybercrime, about sa mga social media. And na-research natin, under the Revised Penal Code, mayroon pala. Dagdag pa nga rito ni Attorney Mark Tolentino, kapag daw kasi ginagawa na ang mga ganitong bagay na negosyo, pinagkakakitaan o pinagkakapterahan o ginagawa na daw itong para lang sa kalaswaan, hindi na daw tama yun. Magkaiba daw kasi ang paghuhubad at pagpapakita ng katawan
para sa art, tulad ng nude painting, yung mga ganitong klase daw kasi hindi pwedeng matawag na art. Yung tinatawag na obscene publication, immoral publication, or publication against public policy, mga ganun. So, pwede pala yan basta ginagawa nila not for the sake of art or the sake of artistic work, but for the sake na lalo na pag ginagawa nila yan for business purposes, ginagawa nila yan for sexual purposes. Iba kasi yung art na naghubad ka lang, painting, nude painting, pwede matatawag na art yan. But kung ginagawa nila yung mga sexual act na yan, for sexual purposes, hindi lang art purposes yan, for commercial purposes, may krimen na talaga yan. So, nag-file pa tayo ng kaso. But dagdag pa ito ni Attorney Mark Tolentino. Pwede naman daw kumuha ng abogado sina AJ Rabal, Angelica Ang, Asia Costa at Ayana Misola para ipagtanggol ang kanikarilang mga sarili sa korte dahil hindi pa naman daw sila napapatunayan guilty sa kasong isinampa laban sa kanila. Of course, in fairness sa mga babae na yan, ng mga sexy girls na yan, they are still presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So they can go to their lawyer, they can ask assistant for their lawyer. Ayun pa kay Attorney Mark Tolentino, kaya lang daw ito ginagawa ng kanilang grupo ay dahil ito daw ang kanilang advokasya bilang mga watchdogs sa social media para sa maayos, ligtas at responsabling paggamit ng social media. Ang ginagawa lang naman ng kapisanan is based on the advocacy of the kapisanan to be the watchdog of the social media of the Philippines and the cyberspace of the Philippines. So, nilinaw ni Attorney Mark Tolentino na kaya nila kinasuhan ng mga ito ay hindi dahil sa ipinapakita o ginagawa nila sa VivaMax website, kundi ipinost pa daw kasi ng mga ito sa kanilang mga verified personal social media accounts tulad ng Facebook kung saan maraming ang mga nakakita rito abilang na ang mga kabataan. At hindi sila, hindi natin finailan, by the way, I'm just a lawyer of the kapisanan. Ang finail ng kapisanan is yung mga sexy stars. Bakit? Hindi kasi nila, hindi naman sa pinost kasi nila, hindi doon sa isang website, but mismo sa Facebook page nila, verified account. We say, na post kasi sa Facebook nung sexy star na yon ang mga sex scene. Hindi lang action na sexual bumba action, hindi lang doon na may mga statement pa. May bumba statement pa. Mga statement pa na mga hindi kaaya-aya sa public. Lewd, mga bastos, kahit sinong hindi pwede matatawag na art yan. Linisin mo yung singit mo, pati yung piski na puke mo. Kaugnay nito, wala pang inilalabas na pahayag sina AJ Rabal, Ayana Misola, Azia Costa at Angelica Ang. Maging ang pamunuan ng Viva Max ay wala pang inilalabas na pahayag.